Ayan, hello everyone, good morning. Good morning. So, it's our first day of our tour. Mag-iikot tayo ngayon dito sa Armenia. But day one, hindi tayo dito sa... Usually city, kasi diba dito sa city area lang. But today, it's not. Because it's election, so basically... So, election day, sarado lahat yung mga... ano yung holiday, mga museum, everything. Pati restaurant. Sarado today. Salamat sa cup noodles, nakasurvive kami ngayong araw, walang makainan. Confident pa kami mag-ikot-ikot kanina. Sarado lahat. Napot kami more than 1 hour kakaikot. Wala talagang bukas na store. Yes. Ayan, ang bukas lang ngayon ang ating roof. Ayan, oh. Social. Mabaya yan, mamaya natin ang gagamit pag-ikot sa countryside. So, very, ano siya, very... Fresh air lang. Yeah. Hindi din mainit, so... So, saan ba tayo ngayon pupunta? We'll go to Tatev. So, ano yun? There's the longest cable car. Cable car, yes. And parang mayroon ding ano, like a castle, ganyan. Ang mga old na mga castle. Yes. And we also go to the winery. Doon nila pinaproduce yung mga wines, and they also sell wines there. So brother, we go to Tatev. Tatev is like the zip line, right? Yeah. But we will also go to like the castles? Yes, we go. Yes. The zip line is go to the monastery. Oh. Ah, okay. So we will ride the zip line going to the monastery. Oh, I see. Then the winery we will also go today? Yes. We go to the first whole vineyard, second is the Nora one, and third we go to the Tate. Oh, okay. I see. Yon. So it's a long day today. Going to tour. Mahaba because actually it's up to you. Any tour you want, you can choose today. That the travel time is maybe from here to there. To Tatev is like 3 hours. So it's 3 hours. If we stop, it's take longer, you know. But you can manage. Uh-huh. It's no problem. Okay. That's wine factory. Mm-hmm. But they say it's beautiful out there. For pictures, you know. And tasting of wines? Yeah, you can taste. Buying it. Also, of course. Also, you can do something else too. I don't know, you are willing to do it or not? Yes, we are. Yes, what other activity we can do? You can also change the tools, you know? Mm-hmm. Also, like 7, also it's good. But we have. I think we have that. 7. Yes, you have. So I just said that we change the days. So up to you. You know? Oh, I see. You have 3 tools, right? Yes. Yeah. So you can also change the dates. Oh, okay. But again, but today we will go to Tatev. Yeah. Okay. So 3 hours po tayo nga sa daan. Ayan, matutulog ako kasi wala pa akong tulog. I tried to sleep last night but some things happened. So hindi ako nakatulog. Ayan, so ang ginawa ko na lang, nag-jogging na lang ako umaga. Day, what happened, guys? Secret! Something came so, out? So, jogging na lang ako ng pagka-morning. Yeah, tsaka hindi na ako nakamagtatulog. So matutulog ako ng 3 oras and see you na lang later. Yeah, so we're going to tour you. Introduction, paso. John, nasaan ba tayo? How close? Hindi ko kaya pronounce. Hindi ko rin alam. First stop, basta naintindihan ko lang. Monastery sa taas. So first stop natin ito. Naalala ko na, ano may sa Iloilo? Na? Yung takit-takit din. Ha? Yung ganito. Tapos yung sobrang maliwanag yung puti, di ba nakapunta ka? Ay, oo. Ay, oo. Kumagod na ako. Ganito na matay katanda. Wait. Ayun. So first stop, oh my god, it's so dito. Beautiful here. Oh. So nice. Kita mo. Maganda. Ayan. So first stop natin. We will stop here for around 30 to 45 minutes. So grabe na green fields. Armenia is also known for its fields. No? So kaya siguro mura yung food dito. It's because almost everywhere meron ka makikita ang farms. Ayan. Hinigil ako. Ayan kami.
Okay, sige, tutur namin kayo around the monastery. Alright. So, nandito tayong baba ka doon, tangkad mo kasi. Monastery. Yeah. Ano ba yung monastery doon? Diba yung parang, tira? Oh, hindi siya simbahan. Eh. Tira na naman. Ay, oo. Yung ano. Monastery. Pwede din siya like sa mga pari. Hindi, iba yun. Seminaryo yun. Kaya nga, yung parang yun yung hindi. Usually, mga ano ang nag-ano dun. Hindi lang nuns. Kaya lang madalas sa mga palabas, mga nuns. Pero like, pag yung area, ang purpose niya is parang doon nag-aaral yun. Yung mga priesthood, ganyan. Yes. Oh. So, hinihingal pa rin ako. Ang taas kasi yung inakarami. So, medyo, yan siya. Bunga siya. Tapos ang background yung ano, very, yung bundok. Nasa taas siya na. So, dito noon yung mga madre at saka mga pari. Kasi yun na pala kahapon, nung nag-asa ko, majority na religion dito is Catholic. Sa ano, very conservative siya na country, ang Armin. Ganda ng place. Parang kung nasa ano, yung Les Miserables, di ba, na yung parang si John Paul dyan, yung tumakas siya, tapos nakapunta siya ng monastery. Tsaka ang ganda kasi, ano yung, basta it feels very different. The structures, bato-bato, di ba? Perfect. Okay. Sige, ikot pa tayo. Ayan, so naikutan natin yung monasteryo, no? Actually, ang daming taong pumupunta ngayon. Even though may mga travel restrictions, that means strong pa rin ang tourism nila, yes, no? Yes, so lumalaban pa rin sila sa tourismo. Yes, kahit. and then itong monastery, talagang totoo pala na may mga pari. Oo, may mga pari. Tsaka may lang. May mga pari pala. May nakasutana na nag-babies. So, shock ko. Kala ko ano lang sa mga historical site. Kala namin for the display. Oh, kasi may, di ba yung may mga candles sa loob, may nagsisindi ng yes, kandila. So ano talaga siya? Still working. Functioning. Functional. Functional. Functionism. Yan, so, pupunta na tayo sa next stop natin, which is Warzone. Sa ano, Jamizambro. Hindi namin na-pronounce yung mga pangalan ng mga area. Tatev lang kayo kung pronounce. Basta yung ano siya, basta ito siya, ito yung monastery. Yes. Very amazing. Okay. Huwag naman, Day. Naalam ba niya, Day? Ayan, so we will be leaving now the Corvirap Monastery. Corvirap. Now we already know, no? Corvirap. Corvirap Monastery. And the mountain, yung mountain sa likod na may ano, may snow. Snow. Yung pala yung Mount Ararat. Oh my God. Yung gusto mong puntahan. Oh my, di ba dun si ano, yung si Noah, yung arca ni Noah. Oh my God. So we will now go to our next destination. Yes, we'll go to our next destination. Which is where? Where's our next? Are we going to eat first? Okay, okay, which is the most important part of the day. Tour of the day. Ayan, let's go. Kain muna tayo. Ayan, so we will be having our lunch dito sa Hin Areni Vineyard. Mm-hmm.
So, nung college ko yun, natutunan natin mag-pronounce. Kasi vineyard. Dati akala ko vineyard. Kasi diba vine? Tsaka medyo social pag vineyard, pero it's wrong. It's wrong. Ano pala siya? Vineyard. Kasi sa Bible, diba, parating yan siya na ma-mention, vineyards. So, yun. We're here and we just bought a few sets of wine, some sweet wines and dry wines. We were able to buy also yung mga exclusive wines. Yes, reserved na. So, reserved wines, that means sa buong mundo, meron lang 1,000 bottles. So, naan na kami dalawa. So, tag-iisa kami ni pa. 1,000, but it's my first exclusive wine. First time ko bumili ng ganun. Parang limited edition na wine. May number talaga siya. May number talaga siya, no? So, yun. So, we're going to have the food now. Manananghalian tayo. We cannot show you the video inside kasi ano, not allowed to take videos inside. So, meron lang kami mga pictures pero wala tayong video na pwedeng mapakita kasi bawal mag-video sa loob. No, we saw paano yung process, no? Yung red wine pala. Itikuloso talaga. Grabe, no? Yung red wine pala, nagre-red siya because of the yung skin ng grapes kaysa nagre-red. So, kung gusto mo ma-achieve yung pink wine, ilalagay mo kasali dun sa wine yung balat, pero 15 days lang para hindi siya masyadong red. No? Yung white wine naman, may white grapes, yeah, pero hindi na sinasali yung skin. Kasi hindi siya pwedeng ilagay sa oak. Yeah, kasi so, grabe ang ano, grabe ang process pala sa ano, sa pag-create ng wine. And yun. And thank you for the sponsorship of the hats. Lahat mga paano ka. Turista tayo, no? So, we will just eat after eating po. Proceed tayo sa next destination natin. Hindi pa namin alam. Kung sabi dadali ni Koya, 4 hours na kami sa daan. So, malalaman natin mamaya-maya saan tayo pupunta sa natin. See you! Hello, nakarating din tayo. 8 tayo umalis. Plus 4. 9 tayo umalis. 7 hours. Pero along the way naman, may mga dinaranan. Pero after 7 oras, nakarating din tayo sa pinaka-target nating punta today, which is the Tatev cable car, no? So, this is the longest cable car in the world. So, 12 minutes tayo mag-ride ng cable car going to the Tatev Monastery, which is yung pinaka-goal natin today, no? And pabalik na naman another 12 minutes. And so, let's go! So, we just bought our tickets papunta dun sa cable car. It's the world's longest cable car and it's found here in Tatev. No? So, when we reach the area, yung dulo ng ating cable car na pupuntahan, which is the Tatev village, nandun yung Tatev Monastery. It's one of the most famous sites here. So, Armenia, that's why you shouldn't miss, no, coming here. It's almost around 4 hours actually ride if dire-diretso yung takbo, but it took us around 7 hours to reach here kasi ang dami pa naming dinaanan. So tumaan pa tayo dun sa isang monastery with the background of the Ararat Mountains and pumunta pa tayo dun sa winery na nakabili kami ng napakaraming wines, pati yung mga exclusive wines ng mga reserved wines, kumuha din tayo. So right now, nandito tayo sa main destination natin, which is the Tatev Monastery. So after we reach the Tatev village, we'll be spending mga around 1 hour there to explore and tutur po namin kayo dyan.
yun, nasa cable car na tayo. Marami pala tayong kasama. So, pupunta na tayo doon. Kung nasaan man yun. 12 minutes. Ang layo layo. Makikita rin yung buong view ng Tate. Yes. Super so, good. Excited ako dito sa Tate Monastery kasi isa yun sa mga ano, sa mga nakikita ko para dito sa mga tourist sites sa monastery. Sobrang, sobrang ganda sa picture pa na. So, what if nandun na tayo sa picture? Okay. So, ride muna tayo. So, nandito na tayo sa Tate Monastery. Now, this is one of the historical sites dito sa Armenia. And it's really a must-visit destination. Usually naman, pag nagbubo kayo ng tour dito, sabihin naman nila yung mga I-recommend talaga nila you to go here in the Tate Monastery. Yeah. The cable car experience itself was very amazing. But coming here is very this place, this monastery, right? It's a very historical site. And the village itself. Yeah. So, quanting fact, no, 1920s to 1921, this became an independent state for six months. So, they declared themselves as the mountain state of Armenia. That's during the Soviet time, dito sa Armenia. And this time, it's a historical site. And dahan-dahan pong nire-restore ang site na ito. So, every time a tourist comes here, they use the tickets, no? The money from the ticket. Yeah, the profit. They use the profit to restore this amazing place. Ang lamig. Ang ganda. Yes. Mas maganda yata siguro ito pag winter time. Kasi it's everything white. Mag-white siya lahat ng snow. Oh my God, oh, you can see here on the video, di ba? Yes. Very perfect. So, amazing. Tutour natin tayo sa loob ng monastery. So we just finished our tour here in the Tatev Monastery, you know. Ang lamig ng tubig at ang lamig ng lugar. I could just imagine if you go here, you know, during the winter time. And just imagine everything na white, you know, and covered with snow. And so again, don't miss going here if you would ever visit Armenia very soon.
How's the flavor? Masarap yung tubi. Malamig. Parang Evian. Malamig. Hi! Ayan. So, kakatapos lang ng ating long tour sa ano? Tatev. So this is the last part. Yeah, this is the last na ano na monastery. Parang mga 3 hours na bago tayo nakarating dito. Oh, sobrang yeah. Pagod. Layo-layo. But this is just our way home. And medyo haggard na kami. Grabe yung ano pero yung isang araw. Pero yes, worth it. Super rare. I think in the most beautiful monastery so far yes. na napuntahan namin. So ito yung Nora Vank no Monastery. Yes. Kita mo na po. Sobrang ganda. This is so nice. Sunset. 8 p.m. There's that more. So, what the fuck around so, this is our first tour today, no? And tomorrow we will have another set of tours. So, hopefully you subscribe to our channel para makita ninyo update kayo and so far we learned that in every monastery is free. Walang entrance fee. Oo, walang entrance fee sa mga monastery. So, magsisipi lang kami ng pamila. Ayan. Para sa aming wishes and prayers. For all the blessings and para sa ating mga pangarap. So don't forget to subscribe on our channel. Bye!